day mga pa-Jaffers, welcome back to our YouTube channel. So by now po, alam na po natin kung ano nangyari sa Philippine team sa 2021 Online Olympiad, kung sana unfortunately, pasok na sana kami sa Division 1, kaso na-disqualify po kami. So yan na po ang nangyari dyan, hindi naman tayo pwedeng mag-duel dun sa masamang naganap dun sa team namin. So ito po, gusto ko i-share yung experience ko sa Online Olympiad. So marami po kasi nga good points na naganap din dito sa tournament na ito. So ako po kasi personally, naglalaro po ako sa board number 2 kung saan reserve po ako para sa men's team. So ang Online Olympiad kasi meron pong dalawang naglalaro na lalaki, dalawang babae, tapos isang junior boy at saka isa pong junior girl. So ako po, reserve po ako sa men's team, pero nakapaglaro po ako out of possible 9 games, 8 games po yung aking nilaro. So talagang babad na babad yung Olympiad experience ko kasi 8 out of 9, di ba? Although dun sa 8 games na yon, ang in-score ko po is 6 points and nakatalo po ako ng Grandmaster. So ayan, ang titingnan po nating laro ngayon ay yung laban ko against dun sa GM. So, si IM Powren, alam ko, 8 games din po ang nilaro niya, babad na babad din. Kasi sabi nung mga teammates namin sa lalaki, kami muna magpapaubaya dun muna sa mabibilis. Kasi medyo mas mabibilis kaming tumira. Pero kapag natalo, magsasab. Yun po ang plano. Ang nangyari kasi sa akin, hindi po natatalo eh. So dire-diretso, hindi tuloy nakapag-sub nung last round na. So ayan po ang naganap dyan. So maglalaro na sana siya dun sa Division 1. Kaso ayun na nga, hindi nga umabot. So ayan. So ito po yung game ko against sa Grandmaster ng Singapore. Ito po si Kevin Go Wei Ming at isa pong Grandmaster. And of course, yung black po dito, si IM Super Gem 123. At yan po ay ako. So, i-analyze natin at ipapakita ko po kung ano yung mga naiisip ko during the game. So, ito po nag-start with E4. At ito, napag-preparahan ko yung E4 na move nung kalaban ko. So, E5, Knight F3, Knight C6, and then nag-D4. So, scratch game yung laro namin kasi nakita ko po yan sa kanyang mga online games. So, dinownload ko yung mga games niya sa online tapos kita ko scratch game. So, pagkakain, dito po ang main line ng scratch is actually Bishop C5. Ayan. So, Bishop C5 tapos marami pong pwedeng mangyari. Nagla-knight take C6 siya. Kung babalik natin, meron din siya mga knight B3. At marami pong iba-ibang linya eh. So dito, tinignan ko po yung scratch game niya na mga linya niya sa scratch game. Meron kasi nga tinatawag na opening 3, yung opening database. Makikita nyo po kung ano ang marami niyang laro. So ang marami niyang laro, sanay na sanay siya sa Bishop C5. So iniwasan ko yan, sanay na sanay siya sa Knight F6. Nakita ko yung tirang Queen F6. Dadalawa lang yung laro niya, although panalo siya pareha. So, Queen F6. Ito po kasing Queen F6, napanood ko sa laro ni Magnus Carlsen. So, pinapanood ko yung mga games. Tsaka nag-a-analyze tayo ng mga games ng mga top-level players. Minsan, syempre, natatatak po yan sa utak ko. Kaya ngayon, nagamit ko sa aking laro. So, pagka Queen F6, ang ginawa niya is nag-Knight F3. Ayan, so bumalik siya. So, ang expected ko po, kasi ina-analyze ko yung ganitong linya, kadalasan may mga knight B3, may mga nagna-knight B5 din. Sasapulin itong pawn sa C7. So, halimbawa, ganyan. Takihin ko rin to, counter-attack, na kapag kumain siya sa C7, king D8 lang, sa pull dito sa F2, sa pull sa C7, yan po mga preparasyon ko yan eh. Kaso, hindi po yan pumasok, nag-knight F3. At yan din po yung 2 games niya sa database. So, pagka Knight F3, Queen G6, sa pool ito, sa pool yung dalawang pawn. At yan po kasi, mahirap depensahan. So, dito, kung ibabalik lang natin, pag Queen F6, nag-offer po ako ng tabla. Ayan, so, konting kwento lang. Kasi yung position ko sa board number 2,
especially kalaban ko po Grandmaster, tapos white pa siya, hindi ko naman kailangan manalo, hindi po ako nagpipilit. Kung gugustuhin niya tabla, okay lang po sa akin. Kung ayaw niya, at ayaw niya po, nagpatuloy siya, tuloy lang ang laban. So, ayan ang nangyari. Nag-knight f3, queen g6. Yan po yung idea nung move ni Magnus Carlsen. So, pa queen f6, queen g6, sa pool itong pawn sa g2, sa pool ang pawn sa e4. Ayan. So, yan po, hindi masyadong madaling depensahan. Kasi pag halimbawa, nag-knight c3 ka, mapipin ang knight mo sa pawn ulit, tapos baka ma-double pawn ka sa c3. So, yan po ang idea ko dyan. Kaya hindi siya nag-knight c3, nag-knight d2 ang tinira niya. Ayan. Para pagka bishop b4, syempre ipipin, meron siyang c3 na pangharang. So, dito po, ang best ina-analyze ko ngayon, sabi ng aking engine, is bishop d3. So, ipapakain niya na lang yung pawn sa g2. Kaso, hindi po ako naniniwala dyan. And actually, sabi niya, nagkausap po kami pagkatapos ng laro, parang ayaw niya mag-pawn sacrifice. So, kaya nag-knight dito lang muna siya. So, syempre, pagka-knight dito, bishop c5, balik sa normal development. Ngayon, mapapansin niyo po yung lakas nung opening preparation ni Magnus Carlsen na kinopya ko lang. No? Ganyan naman po talaga kapag bubuo ka ng opening repertoire, syempre, mangungopya ka doon kay Wesley So, kay Magnus Carlsen, nung kung anong tinitira nila. Actually, kahit saan naman po yan, kapag naghahanap, halimbawa, naghahanap ka ng recipe sa pagluluto, manonood ka rin sa YouTube, tapos kokopyahin mo rin yung recipe. So, yan po, kinopya ko kay Magnus Carlsen. Dito kasi, ang mangyayari, yung bishop niya, hindi na po makadevelop. Ayan. Tapos yung bishop niyang isa, hindi rin makadevelop. So, ang sakit po kagad sa ulo na ng posisyon ng puti, paano niya i-develop yung mga pyesa niya. So, pa queen e2, ako normal lang ang development, d6, lalabas na yung bishop, lalabas yung knight, and then magkakasling. So, pagka d6, nag-knight b3, bishop b6, and then bishop f4. So, dito medyo sumasama na po yung posisyon ng white. Kasi pagka knight f6, knight fd2, galaw na naman yung pyesa niya. So, ito, nakadalawang move. Itong knight, nakadalawang move na. Ako, develop na almost lahat po ng aking pyesa. So, pagka bishop e6, nag f3, napapansin ko po dito, akin, develop na po lahat. Sa kanya, nababarahan pa itong bishop. So, gagalaw na naman yung queen, gagalaw na naman yung bishop niya. Dito, pinag-iisipan ko kung magka-castling muna ako or mag-d5. Kasi ang idea po dito, maganda kagad yung d5. Doon sa napapansin ko doon nung nag-pre-prepare ako. No? Kasi pag nag-castling, parang naiisip ko, baka atakihin itong bishop ko. Pag inatake yan, magkakapalitan, tapos madidevelop to, tapos magka-castling, baka makarecover. So, ang iniisip ko, d5 po na kagad. Minadali ko ng buksan. So, pagka d5, nag-a4, nag-a5, and then pagka bishop e3, kumain po ako sa e4, at pagka bishop takes b6, nag-offer po siya ng tabla. Ayan. So, dito, nag-offer siya ng tabla. Kaso, although kung maaalala nyo po, nag-offer ako ng draw kaagad, mga move 6. Dito, nag-offer siya ng draw. Parang hindi ko naman na po matanggap, no? Although maganda sana for the team yung draw, hindi ko na matanggap kasi 1 pawn down na po siya. So, pagkakain, may tempo sa queen. So, pagkakain, kain, tapos itong knight hindi pa makatalon, sabi ko, tatanggapin ko pa ba yung draw? Parang lamang na. So, panalo ko na lang. Subukan ko pong panalo. So, nag-bishop d3, queen g5, nag-castling, and then, pag queen f2, ito po, lahat tama, engine move. Kasi normal development lang. Nag-knight g4 ako, ayan. So, tama pa rin. Pala yung knight g4. And then, ngayon, kinain yung pawn sa b6. So, dito, medyo naghahanap po ako ng magandang paraan. Paano ko matitake advantage, medyo lumayo itong queen. Paano ko aatakihin yung king ng white. So, dito, siguro, ngayon, iniisip ko ulit. Baka maganda, sinimplihan ko na lang, queenin ko na lang dyan, tapos inatake ko to, kain dito. Ayan, baka maganda yung ganyang idea.
Kaso ang nakita ko po kasi during the game, kinain ko muna. Ayan, pagkain, kain, queen e5. So pagka g3, queen h5. Ito po yung nakita ko during the game. So pagka h4, queen e5, sa pulito, pagka rook f3, queen takes b2, nakapin yung knight, tatalon yung mga knight ko. Ayan. So yan po yung calculation ko during the game. Sabi ko, baka pwede naman na siguro yung ganyan. Parang lamang na po, no? Masasapol yung rook at saka bishop. So ibalik natin, kaso mali po yan eh. So baka maganda, nag knight e3 na lang siguro ako. Ayan, knight e3. Kaso queen e5 daw ang tamang tira, no? Kasi pagka knight e3, yan din, isa ko pa akong iniisip yan. Sasapulin ko yung g2. Meron namang rook f2. Hindi ko, tapos hindi ko na makita kung paano ko i-continue yung atake ko, yung atake kong bluff. Kasi nabawi niya na po yung pawn, no? Pero tingnan natin ang nangyari. So, pa queen e5, sa pulito ito, tama naman. Only move. Walang ibang ititira kung hindi g3, di ba? Queen h5, sa pulito ito, only move na naman. Hindi po madepensahan. Bawal umatras ang queen, bawal umangat ang rook. So, h4, only move. Paka queen e5 kasi, sa pull ito, sa pull ito, akala ko mamimaintain ko yung 1 pawn tapos yung king niya sabog. Yun pala, hindi force ang rook f3, merong rook f4. Ayan. So, kamot ulo tayo dyan. Hindi ko po talaga nakita yung rook f4. Sabi ko, ano ba yan? Parang kasi ito po yung first game anong second day. So, sabi ko, parang masama ang gising ko. Na-blunder ko yung rook f4. So, dito, continue na lang ang laro. Wala tayong magagawa. Itong may knight ako sa g4, kailangan ng suporta. Nag-h5 na lang ako. Ayan, so h5. So, apparently, mas maganda daw mag-knight f6 na lang. Threatening fork. Ayan, may threatening fork. So, may threat pa rin dito. So, okay din yan. Kaso kasi, ayaw ko na yung umaatras yung pyesa ko. Nandiyan na yan. Ang lakas na dito, no? So, nag-h5. And then, nag-knight d2. Ayan. Knight d2, knight b4, and then pagka knight c4, nag-queen e7. So dito, parang napapansin ko, nawawala na po yung lamang ko kasi, ano na eh, parang pumaforward yung pyesa niya, umaatras yung pyesa ko, pero meron pa rin sigurong konting kalamangan ang lakas ng knight sa g4. Na ma-check lang to ng isa ng queen, definitely malamang mamamate. Kaso, mahirap pong i-check yan kasi merong queen na nakadepensa. So, dito po, yung critical position, nag-bishop f1 siya. Ayan, so yan po, double question mark blunder. So, instead of bishop f1, ang ina-analyze ko during the game, ito eh, rook e4. Ayan. Pagka rook e4, persado gumalaw yung queen, queen d7, magro-rook d4. Parang nawawalan ng magandang square itong queen. So, alangan, ayoko naman i-exchange yan. Pag in-exchange ko po kasi, mapupunta na tayo sa endgame. Pag napunta sa endgame, hindi na po maa-atake yung king. So parang wala na po yung weakness niya around equality. Baka lamang pa ng konti yung puti. So ibabalik natin. Kaya nag-queen, pag dito, mag-queen e7 na lang ako. Magtatabla na lang. Ayan. Kaso hindi po yan ang ginawa niya. So ang idea niya daw, nakausap po kami after the game, ipupunta yung bishop sa g2. Ayan, para merong magandang depensa yung king niya. So, dalawa pinagpipilian niya, bishop f1 or bishop e4. So, hindi niya daw alam kung bakit, nag-bishop f1 siya. So, kung bishop e4, around equal lang po. Kasi malakas na rin yung bishop, depensado rin yung king. No? Anybody's ball game. Actually, yan, hindi ko po yan napansin. So, dito, nag-bishop f1, ang nangyari, na fork sa d5. Ayan, so na-blunder po. So, tinamaan po ako ng swerte. So, kasama po yan sa laro. Na-blunder siya. So, na-blunder. Inabot yung queen at saka rook. At apaka queen d4. So, kain. Quality down. Ayan. So, ito, very, very simple na po. Kasi kailangan ko na lang very precise way paano ko ipapanalo yung game. So, syempre, develop muna. At halimbawa, kumain dyan, meron palaging fork sa knight at saka sa king. So, hindi pa pwede nag c3, rook fe8, queen f5. So, dito kakain pa siya o kakain doon.
So, pinakain ko lang yan. So, g6. And then, pakakain, queen f6. Threatening, queen f2 check. So, kailangan niya dumipensa, queen a7. And then, pa queen f3. Sa pull itong g3, hindi na po madepensahan. So, bishop g2, queen g3. And dito po, nag-resign si GM Kevin Gowaming. So, yan po yung isa kong game kung saan nakatalo po ako ng GM. So, sobrang hirap pong tumalo ng GM. Kailangan meron talagang breaks of the game kahit papano. Maganda yung preparasyon ni Magnus. Kinopya ko, tapos na-blunder pa siya. So, ganun po talaga ang chess. Na tao lang ang mga GM na blablunder din. So, hopefully, na-enjoy nyo po ang aking analysis. Na-enjoy nyo yung aking mga kwento. Kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to our channel. So, as per usual, see you again next video. Bye! So, tapos na po sana yung ating video. Kaso nakalimutan ko lang po mag-thank you dun sa ating mga teammates, si Grandmaster John Paul Gomez, Grandmaster Darwin Lilo, sa ating mga coaches, si Grandmaster Sir Eugene Torre, si Grandmaster Jason Gonzalez. So, very very thankful po ako dun na sa tiwala na binigay nyo sa akin na kung saan na out of a possible 9 games, makapaglaro po ako ng 8 rounds. Kasi kung tutusin, syempre kung hahati-hatiin po natin yan, around 3, 4, or 5 games lang ang malalaro ko. At yun naman po talaga yung ine-expect ko. So, parang hati-hati lang. Kung sino maganda laro, siya magtutuloy-tuloy. So, nagkataon lang, sabi nung mga Grandmaster kong teammates, talagang kami muna ni Pau ang pauunahin. Kasi may yung mas mabibilis sa online. So, talagang nagtiwala po sila sa amin. So hopefully hindi po namin kayo nabigo. At maganda naman po yung performance. Unfortunately lang, yung ending nga, yun nga po yung nangyari. So yung team talaga, maganda po yung camaraderie, maganda yung teamwork, maganda yung synergy po namin. Meron kaming group chat kung saan na pinagplaplanuhan talaga namin kung ano yung ilaline up. And of course also dun po sa teammates, sa women's team, sa juniors girls, sa juniors boys, talagang ako po na nasa board 2, hindi masyadong na-pre-pressure. Kasi halimbawa, itong kalabang ko, Grandmaster, kailangan ko lang po is itabla. So, wala po masyadong pressure. Nag-offer pa ako ng draw. Of course, hindi niya tinanggap. Kasi yung mga teammates ko po, scorer. So, yung sa women's team, talagang umi-score sila WGM Janelle, si WIM Fronda, mga kababata ko po yan, talagang mapagkakatiwalaan yung tira. Talagang very very happy po ako sa overall online Olympiad experience. So very very thankful po ako kay Kong Pichay, sa lahat po ng sumuporta, sa lahat po ng mga nanonood ng aming mga videos, sa lahat ng nag-abang sa aming mga games. Thank you very much po. So hopefully next time makalaro ulit dyan, pero tingnan po natin. So, yan lang po ang ating video for today. Hopefully, na-enjoy nyo po. At ako na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our channel. So, this is International Master Jem Garcia. And see you again next video. Paalam!